Hello guys, welcome back to our channel. So ito yung dalawa nating unit na meron ako, 2013 Suzuki Alto 800, 52,000 Odo, at 2017 Suzuki Celerio, 35,000 kilometers. Ito ay for sale very soon, pero dahil itong dalawang unit na to ay nasa under heavy PMS pa, so naging busy lang tayo itong mga nakaraang buwan, kaya hindi natin to naharap. So ngayon, may gagawin tayo dito sa Celerio, yung common na issue sa Celerio Generation 2. So, ang common issue dito ay itong caliper pins. Laging maingay. Yan o. Regular dapat ito na ginagrasahan. No? So, ang gagawin natin dito para maalis yan ay lalagyan natin ng non-melting grease. Hindi tayo gagamit ng ordinary grease dahil overtime yon ay natutunaw. At sa paggawa ko ng caliper grease ay may makakasama ako na kaklasiko. Si James, kaklasiko sa NC2 Automotive. Yan. So makakasama ko siya. Tara guys, samahan niyo ako mag-grease ng caliper pins ng 2017 Suzuki Celerio. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. Guys, itong araw na to ay puro nood lang ang ginagawa ko. So, merong ginawa misis ko, nag-change oil ng aming sasakyan dahil hindi ako pinayaga mag-change oil sa labas. Ngayon, meron naman akong classmate sa automotive na gusto ma-experience yung mga ganitong gawain sa under chassis. So, siya lang mag-isa. Okay. So guys, ito na, naangat na natin at natanggal na yung gulong. So ito yung maingay dito, yung common issue sa Celerio, yung caliper pins. Or tinatawag din na slider pins. Yan, maingay yan. So yan o, kumatas yung grease. Kasi yung malamang, yung grease na nilagay dito ay regular grease na natutunaw. So kailangan dito ang nilalagay is non-melting grease. Kasi ang non-melting grease dito sa brake caliper na to, kada preno mo ay umiinit to. So kung umiinit to, may friction to eh between rotor and brake pad. So pag pinirest mo ang preno, iipit yan para pahintuin tong rotor disc. So magkakaroon to ng friction. Pag nagkaroon ng friction, nag-iinit to. So yung grease na nilagay dito, kung ordinary, natutunaw or nalulusaw. So overtime, kung ganyan lagi, mawawalan to ng grease at iingay na yung caliper pins or sliding pins. Yan, umingay yan. Natunaw yung grease niyan. So ngayon ang gagawin natin, babaklasin natin ito at talagyan natin ng non-melting grease. Ceramaseal brake parts lubricant ang gagamitin natin. Non-melting to. Ito ay para talaga sa caliper pins. So ito yung madalas kong ito yung ginagamit ko sa lahat na nagtapa PMS. So subok ko na to. So ngayon baklasin na natin. Sina natin tong caliper pins, gagamit tayo ng 14 mm. So sa pag-alis, laging counter clockwise. Pinopokpok lang 'yan. Noon lang. Dali oh. Okay. So dalawa lang yan. Maalis na natin. Ma-access na natin yung caliper pins. So ito issue to sa lahat ng Celerio. Yan lang. So ito. Pakita ko sa inyo. Ingay oh. Ingay niya no. Kada lubak niya ng ingay niyan. Ito pa.
lalo to maingay kasi nakita naman natin may katibayan na naubos yung grease sa loob. Ano? So alisin natin. Hinuhugot lang yan. Okay. So hugot. Ito pa. So ito yung caliper pins or tinatawag na sliding pins. Ah, okay. So ito nilagyan na ng yung first owner nito, yung nag-service dito sa sasakyan nito ay nilagyan ng Teflon. Yan o, may Teflon na balot. So hindi ko nire-recommend na lagyan to ng Teflon. Ano? Hindi nyo madadaya yan. Nilagyan ng Teflon. So base sa aking mga experience o base sa aking karanasan at base sa mga nagawa ko ng ganito ay hindi pantay ang pudpod ng preno pag naglagay kayo ng Teflon. Yan. Hindi nyo madadaya. So, balik tayo dito. So, ito ay bago. So, hindi natin makikita yung pagbabago ng preno yan. Pero, marami na akong karanasan, marami na akong binaklas nito, marami na akong ginawa na regrease ng mga caliper. Ang usually napupudpod dito na hindi nakikita ay yung inner part ng pads. Yan, ito. Kasi pag oras na ito ay na-stack up, ang gagalaw na lang yan lagi dito. Kasi nakapush na lang siya, naka-stack. Dapat to free will. O, ayan o, gumagalaw. Kung yan ay may Teflon, hindi siya pumapasok all the way hanggang doon. Nahaharangan ng Teflon. So, hindi ko nire-recommend na gumamit ng Teflon. Ang nire-recommend ko, lagi gumamit ng non-melting grease para sa caliper. Yun lang. At may tama paraan para maglagay nito. Yan. So, alisin natin to ngayon. Hindi tayo gagamit nito. Alisin natin yan. Kapal, oh. Hindi ko lang kasi nabibidyoan yung mga ginagawa kong sasakyan. Paglagay ng caliper grease, may technique kasi yan. Hindi yung basta naglagay ka lang. Tuturo ko sa inyo ngayon yung technique, yung tamang paglagay ng greasing, caliper greasing sa Celerio. So, inalis natin ha. Yan, malinis na. Wala nang Teflon. Ito rin. Busaw na yung mga Teflon, no? Pati Teflon natutunaw sa init. Mainit kasi talaga yan eh. Hindi yung umingay lang, magpapalit ka na. Hindi to sirain. Tamang greasing lang to. Ayan, malinis na. Mga kabila. Maalis natin mga lumang grease. Ayan o, hindi naman natin kailangan to palitan ng bago. Hindi naman yan nauupod o. Ayan o, normal lang yan na may kanto. Ang mahal-mahal na ito eh. Hindi naman sira. Yan natin ng grease sa loob. So ngayon, pupunoy natin to ng grease sa loob. Ayan. Ganyan lang yan. Kailangan masiksikan to ng grease sa loob. Okay. Next natin lalagyan ito. Ito, balik na natin. Yan. So, sa pagbalik, ganito, may technique yan. Pasok nyo lang ganyan. At dahan-dahan nyo ipasok kasi may hangin yan sa loob.
Yan, yan na pumasok. Ngayon, yung grease na excess papasok dito sa rubber na to. Pasok. Dahan-dahan lang, oh. Hindi yan binibigla. Unti-unti. Yan. So may hangin pa yan bumabalik. Yan. Okay na. So ayos na to. Balik na natin. Linisan natin. Nalisin natin yung mga excess grease. Kailan walang tumatapon dyan. So, check nyo. Kanina, maingay, di ba? Ngayon, naingay ba? Meron ba ingay? Wala. Ngayon, free yan. No? Gumagalaw. Free. Nasasagad na. Kanina, hindi rin natin masagad. Ngayon, nasasagad na natin. So, ganun din sa kabila. Ito. So, sa isang part na to, ang magagawa talaga ay isang buo. Pasok natin. Okay. Ayan na. Ayan natipunasan. So, sa pagpasok, ganun din. Huwag bibiglayin dahan-dahan. Kailangan masiksik natin yung grease sa loob. Yan. Yan o. Ngayon, yung grease na lalabas dyan, sisiksik pa dito yan sa rubber, sa loob. Kaya iniikot yan. Yan. Yan natin lumabas lahat yan. Okay, yan, lumabas na. Nasa natin yung excess. May ingay pa? Wala na. Hindi tayo naglagay ng teflon, kahit anumang straw. Meron pa nga iba dyan, naka-encounter ako. Pati straw siniksik dito sa pins. So, yun ay tinatanggal ko. Wala kong ibang hinahalo dyan sa pins, kundi greasing lang. Ganun lang kasimple. Yan o. Nasasagad na ngayon yung caliper pins or sliding pins. Yan o. Wala nang ingay. So ngayon, dahil nabaklas na natin yan, pati ito i-grease natin. So yan, inaalis yan. Lisin din natin to, metal part na to. Igi-grease natin din yan. Punasan natin yan. So, gagamit tayo ng brake cleaner dito. So, ang ginagamit ko ay X-Star. Yan. X-Star yan. Napakaganda nito. Pricey pero sulit. So ito, kailan lagi nakahanglang. Tinatawag na shims, brake shims yan. Napaka-importante yan. Kailangan binabalik yan. Kasi noise reduction ang purpose niyan. Yung gap between caliper at ng piston. Siya yung pupuno para iwas ingay. Ngayon sa pagbalik, lalagyan natin ito ng grease konti. Nilalagyan to dito. So, iwas ingay din yan. Huwag ganun karami. Yung konti lang. Tama lang.
Ayan, okay. Ganun din dito. Nilalagyan din dito. Pampadulas. Pagbalik, ganito lang yan. Pasok na yan dyan. Tapos isa-slide. Okay. Ganun lang. And then, pasok, pagilid, tapos slide. Okay. So, ayos na. Ayos na. Now, ngayon, babalik na natin to. Ah, ito pa pala. Meron din ditong ito. Tinatawag na shims. Kasan din natin. May shims sa kabila. Ito yung shims dito. Sa part na to. Lalagyan din to ng grease. Kasi nakapit-pit din yan eh. Para hindi mag-vibrate. Okay. So, papalik na natin. Ito lang pagbalik yan. So, swak na swak oh. Parehas. Okay. Lagyan din natin itong mga grease para sa susunod na pag-alis natin, very smooth. So, sa paglagay, kanina, counterclockwise. Ngayon, babalik na natin. Clockwise na. Ano, yan ang clockwise. So, kailangan nakakamay sa pagbalik. Both. Kasi kung masikip yan sa unang pasok, ay lost thread ang pagkalagay nyo. So, kapag masikip, wag na pilitin. Ang mahal niyan. Ang hirap din maghanap ng tornilyo neto. Naka-encounter ako sa EPB. So, naputol. So, nakabili pa ako sa Screw World. Hindi pa yung ganyang itsura. So, ingat lang. Okay. So, ikot natin para maigpitan natin na maayos. So, yung tamang higpit lang, para ka lang nagbuhat ng 2 kilong bigas. Wag yung persa, yung baka maputol. Okay, yan, nice na. So, wala nang ingay yan. Hmm? Unlike kanina, may ingay. So, ngayon, meron pa ba? Wala, no? Ayos na. Hindi pa i-stack up ang preno yan. At magiging pantay pa yung pudpod ng display. That's all guys. Ganun din ang gagawin natin sa kabila. Kung anong ginawa natin dito sa side na to, ganun din ang proseso. So, sa mga mag-DIY, huwag nyo gamitan ng kahit anong sape sa caliper pins. Dahil hindi maganda dulot nito. At mas mabilis mapudpod yung isang part ng pads. Base sa aking karanasan sa dinami ko ng ginawa o na-encounter na ingay ng caliper pins mapa APB, Alto at Celerio. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. So, hi kay James sa aking kaklase. Yan. Siya naman yung magbabakla sa kabila. Alam. Ayan. Okay na yan. Sa kabila naman. Pwede mo na kamay yan. Ano ba? Dalawa lang yan. Ngayon mo. Ganun ni mga siya, James. Yan, maingay yan. So, tapos tumagas pa yung mga grease. Kasi ang nilagay dito, ordinary grease, so nag-melt. So, over time,
dahil mainit to, may friction, malulusaw talaga yung mga ordinary grease. Ang dapat nilalagay dito, ano dapat nilalagay? James? Non-melting grease. Non-melting grease. Yan. So, meron tayong non-melting grease. So, lilinisan yan ni James. Alisin mo. Ugot lang. Ugot. Ugot.